Mirabella's POV. Hindi agad sumagot si Nanay Liga sa katanungan ko. Natahimik siya at binalingan din kay Gavin. Ang nasa isip ko sa mga oras na yun kung wala man ako makong kasagutan bukal sa loob kong tatanggapin. Maaring ayaw pangunahan ni Nanay Lydia ang tungkol sa personal na buhay ni Gavin. Ngunit nabuhayin ako na marinig kong pagsambit niya sa pangalan ko. Bella? Tawag ni Nanay habang nakatingin pa rin kay Gavin. Alam mo bang mabait na taong asawa mo? Kung naging masama man siya sa paningin mo dahil yun sa maling gawain ay ibang tao. Kung pala isipan sa iyo kung sino ina ni Axel, hindi rin namin alam. Hindi niya totoong anak si Axel. Kinupkop niya ito tinuring bilang totoong anak. Isang gabi umuwi si Gavin na may kargang bata. Agad ko siyang tinanong kung siya ang ama. Nakakapagtaka lang dahil mula nang umalis ka, wala siya naging karelasyon. Ang sabi niya sa akin, natagpuan niya si Axel sa building na itinatayo nila. Malakas daw ang iyak nito ng kanyang natagpuan. Dahil sa galit ito sa mga taong nang iwan sa bata, iniwi niya sa bahay at tinalagaan. Kwento ni Nanay Lydia. Wala po bang naghahanap kay Axel? Tanong ko. Matagal naghintay si Gavin pero wala. Nagmahal siya ng gusto kay Axel dahil sa bata, nagawa niya muling umiti. Nakangiting sagot ni Nanay Lydia. Natahimik ako at muling binalikan ang mga nalaman ko. Kaya pala ganun na lang kasabi kang bata na magkaroon ng ina dahil lumaki itong walang nakagisnan. Naalala ko si Malia kahit papaano maswerte siya sa pagkakaroon ng kumpletong pamilya. Sumagi sa isip ko si Helga at ang dinadala nito noon. Ipinagtapat niya sa akin ang pagdadalang tao nito at si Gavin ang ama. At iyon din ang araw ko sa nalaman kung buntis din ako. Nay, nasan po anak ni na Helga at Gavin? Naikuyom ko ang aking kamao. Ilang taon ang lumipas pero masakit pa rin para sa akin tungkol doon. Napatingin sa akin si Nanay. Ang mga mata nito'y puno ng misteryo at kita sa mukha ang kalungkutan. Ang bagay na iyan, hindi ko kayang sagutin. Mas mainam kung kay Gavin maitatanong anak. Tinapik niya ang aking kamay. Bumagsak ang balikat ko pero kung yun ang desisyon nila, irerespeto ko. Naalala mong kinuwento ko sa iyo noon tungkol sa amin ni Mario? Mahina ako napatango. Dahil sa hindi namin pagkakaintindihan na dalawa, nagkalayo kami. Iniwan ko siya hindi malang inalam ang katotohanan. Katulad sa inyo ni Gavin sa hindi niyo pagkakaunawaan. Umalis ka na hindi siya pinapahanggan at walang pagkakataon naman si Gavin na sabihin sa iyo. Ang mahigpit kong bilin sa iyo noon, huwag kayong tumulad sa amin dalawa. Pero sa nakikita ko, maaayos niyo pang lahat. Pinagtagpo kayong muli para itamang lahat. Mga bata pa kayo, hindi tulad namin na wala na talagang pag-asa. Natigil siya sa pagsalita at tuminga ng malalim. Ang mga magulang po ni Gavin, alam nila ang tungkol kay Axel? Tanong ko. Ang huling pagkikita ko kay na Tito Conrad at Tita Agnes ay nung kinausap ko sila at pinagtapat ang tungkol sa amin ni Gavin bago ko umalis. Hindi nila alam ang tungkol kay Axel dahil nawala ng komunikasyon si Gavin sa magulang nito. Sagot niya, Po? Kunot na akong tanong. Nung umalis ka, sinabi nila si Gavin na huwag siya magpapakita hanggat di niya naaayos yung tungkol sa inyong dalawa. Mula noong nabuhay si Gavin na walang magulang sa tabi niya, wala siyang karamay sa paghihirap nito. Wala ako magawa sa tuwing umiiyak to sa balikat ko. Puro pangalan mong tinatawag niya. Gustuhin man kitang hanapin pero hindi ko rin alam kung saan. Ang tanging nagawa ko lang para sa kanya, hindi siya iniwan sa tabi niya. Tipid nang umiti si Nanay sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Maiwan muna kita. Titingnan ko si Axel sa ibaba. Pagkaalis ni Nanay Lida, tumayo ako at tumapo sa gilid ng kama ni Gavin. Pinakatitigan ko ang mukha nito. Sinuklay ko ang buhok niya gamit ang kamay ko. Masama ba ako, Gavin? Mali ba ang ginawa kong pag-iwan sa iyo? Sunod-sunod kong tanong. Kahit hindi niya ako narinig, nagawa ko pa rin itanong sa kanya. Para ako nag-guilty sa ginawa ko. Malaki ang naging epekto nito sa kanya dahil sa paglayo ko. Pareho lang kaming nahirapan, ngunit mabigat iyong sa kanya. Siya lang ang iniwan ko pero marami ang nang iwan sa kanya. Inawakan ko ang noon ito at medyo mainit pa rin pero hindi na katulad kanina na parang mapapaso ang palad ko. Pumunta ako sa banyo para palitan ng tubig pero nasan kong mukha nito, leeg, braso at sa kamay. Hindi na mainit ang dalila kong lugaw na dapat ipapakain ko. Tatayo sana ako para palitan ng hinawakan nito ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Dinilat niya ang kanyang mga mata ng dahan-dahan. Napatitig siya sa akin ng matagal. Bella? Mahinang tawag niya. Kakausapin ko siya nang pumikit ulit to. Narinig ko na lang ang mahinang paghilik niya. Bago ko umalis, nagpakulo ako ng duya at mainam para inumin niya. Binilinan ko si Nanay Lydia na kapag nagising si Gavin, pakainit pa inumin ang gamot. Pinipilit niya ako magpalipas ng gabi pero umayaw ako. Ayoko makita ni Gavin. Sumaglit din ako sa kwarto ni Axel para i-check siya. Mahimbing na siyang natutulog kaya hindi ko naginising pa. Inayos kong pagkakakumot nito. Hinalikan sa noo bago ko nilisan ang kwarto niya.
Sumakay ako ng taxi pa uwi sa tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip ko at pinahinto ko ang sasakyan. Ngayon ulit ako nakapunta sa paborito kong restaurant kung saan marami ako naging alaala. Namalayan ko na lang aking sarili nakatayo sa harap ng mismong restaurant. Akala ko wala makakakita sa akin hanggang sa hindi inaasahang pagkikita namin magkakaibigan. Beshi, saway na tawag sa akin ng tatlo. Tumalikot ako at naglakad palayo pero napigilan na ako. Bakit ba kami iniiwasan? Nagtatakang tanong ni Carmela. Kailangan namin ng paliwanag. Tura naman ni Danica. Mga beshi, kumalma muna kayo ha. Huwag tayo sa labas mag-usap. Pumasok tayo para makapag-usap na maayos. Suhestro ni Gemma. Tahimik kaming apat. Panay ang tinginan sa isa't isa. Abang hinihintay namin ng order, minabuti kong magpaliwanag sa kanila. Ang totoo niyan, hindi ko naman kayo iniiwasan eh. Nahihiya akong humarap sa inyo. Mga kaibigan ko kayo pero naglihim ako. Hindi ko sinabi kung nasaan ako kaya sorry mga beshi, paliwanag ko. Wala ka bang tiwala sa amin? Sa palagay mo sasabihin namin kay Kevin. Sana nagsabi kang okay ka lang para hindi kami nag-alala sa iyo ng husto. Alam mo ba nung nawala ka hindi namin alam kung anong isipin? Sobra kaming natakot. Diretsahang sabi ni Danica. Sorry talaga. Noong mga panahon na yun marami nangyaring magulo sa isip ko eh. Antay kong naisip pagpakalayo at iwanan si Kevin para magkaroon ako ng katahimikan. Malungkot kong saad. Pero sa paglayo mo marami nangyari. May mga bagay na hindi mo nalaman. Ngayon nandito ka na at ikaw mismo ang tumuklas. Seryosong wika ni Carmela. Teka, ano bang pinagsasabi ninyo? Naguguluhan kong tanong. Kinuha ni Gemma ang kapirasang papel at ballpen na nasa mesa. May isinulat ito at binigay sa akin. Nakasulat siya ng address, puntahan mo. Utos ni Gemma. Binasa ko ang sinulat nito. Napangiwi ako sa aking nabasa. Kulungan? Anong gagawin ko dito? Kunot noo kong tanong. For you to find out, beshi. Sabay nilang sagot. Ibubuka ko palang ang bibig ko at dumating naman ang in-order namin. Tinikom ko na lang ang bibig ko at napatingin sa kapirasang papel na hawak ko. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil ginuguro ng isip ko kung ano ang meron sa kulungan. Maaga kong umalis ng bahay, kakaumpisa ko palang sa pagtuturo, humingi agad ako ng leave. Nasa may sasakyan pa lang ako yung nanginginig ng kamay ko sa hindi ko malamang dahilan. Bakit ako kinakabahan? Tanong ko sa sarili. Napatingin sa akin ang driver pero umiwas ako ng tingin. Pagdating ko, tinanong ako kung sino ang dadalawin ko. Nakanganga ako dahil hindi ko alam kung sino. Sino nga ba? Wala namang pangalan ang sinulat si Gemma at tanging address lang. Ano bang pangalan nyo? Tanong ng polis kung saan napakamot sa kanyang ulo. Bel Amparo. Putol ko sa aking sasabihin. Matamang nakatingin sa akin ng polis. Halatang naghihintay ito na sasabihin ko. De Silva, pagpapatuloy ko. Natahimik ang polis at pinakatitigan ako. Kumunot ang noon ito at pawang malalim ang iniisip. Asawa ka ba ni Mr. Gavin De Silva? Tanong niya. Opo. Alangan kong sagot. Di ko na kasi ginagamit ang apelido nito eh. Kahit sinabi niya pang hindi kami annulled. Maupo muna kayo. Pakihintay na lang po. Ani niya. Sinunod ko ang sinabi nito. Umupo at naghintay. Makalipas ang ilang minuto, napatay na lang akong bigla dahil di ko inaasa na siya ang tatagpuin ko. Hindi lang isa, kundi dalawa, sina Helga at Dexter. Long time no see, Bella. Bungad ni Helga. Tumangulang sa akin si Dexter. Long time no see. Naguguluhan kong sabi. Umupo silang dalawa, kaya umupo na rin ako. Sa itsura mo, halatang naguguluhan ka. Tatalungin kita. Sa palagay mo, bakit nasa kulungan ng isang tao? Isa kang guro, kaya alam mong tinutukoy ko. Mariin niyang sabi. Alam mo ang kasagutan sa tanong mo pero hindi ko alam kung ano. Mariin ko ring sabi. Siguro hindi pa sinabi sa'yo ni Gavin kaya wala kang alam. Pinakulong kami ng asawa mo. Mayabang na sa Ali Dexter. Tinaasan ko ng kilay sa Dexter. Malamang dahil kung may alam ako, kanina ko pang sinabunutan ng katabi mo. At kung pinakulong kayo, deserve niyo yun, mas lalo na sa babaeng yan. Turo ko kay Helga. Susugurin sana ako ni Dexter pero agad siyang pinigilan ni Helga. Tama ka. Deserve nga namin. Pag-amin ni Helga. Malaki ang nagawa naming kasalanan kay Gavin, lalo na sa iyo. Halos nagkasalubong ang kilay ko sa sinabi nito. Ako ang nagplano ng lahat na layo ko mapasaya si Gavin. May kwento ko. Nung college tayo, hindi ko sinasadyang marinig ang pinag-uusapan nila. Narinig kong after graduation, magtatapat sa'yo si Gavin. Kaya nag-isip ako ng plano para masira ka sa mata niya. Salamat sa fake photos, audio recorder at X-rated video dahil doon kamumuhian ka na niya. Agad kong sumingit sa pagsalita sana nito. Kaya pala, niloko niya kaming dalawa. Ang masaklap, ako ang nagdusa.
Kaya tama lang na kayo naman ang magdusa sa kulungan. Galit kong sabi. Matagal na kami nagdusa, lalo pa nung mamatay ang anak namin ni Dexter. Pagtatapat ni Helga, natigilan ako sa sinabi nito. Nagsinungaling ako sa iyo, Bella. Akala ko aayon sa akin lahat ng plano ko, pero nabigo ako. Upang bakasalan ako ni Gavin, sinabi kong siya ang ama ng dinadala ko. Sa huli, bumalik sa amin ang lahat ng masama naming nagawa at ang nagbayad ang walang buhay naming anak. Naluluhang pahayag niya. Totoong mahal ka ni Gavin, Bella, dagdag niya. Aalis na ako, paalam ko. Hindi ko kinaya ang mga nalaman ko. Ito pala ang gusto nilang sabihin sa akin na katotohanan. Bago ako makatayo, hinawakan ni Helga ang kamay ko. Mahirap paniwala ang mahal ka ni Gavin dahil sa hirap na naranasan mo sa kanya. Ngunit may isang bagay na magpapatunay na totoong mahal ka niya at tinago yun ang lolo niya. Tinanggal ko ang pagkakahawak ni Helga sa kamay ko. Matapos ko silang tingnan na dalawa. Ano na namang kasalanan ang pinagsasabi mo, Helga? Taas kilay kong tanong. Sa dami ng ginawa niyang kasalanan at kasinungalingan, mahirap nang magtiwala. Hindi ito kasinungalingan, Bella. This time, nagsasabi ako sa iyo ng totoo, sagot niya. At paano ako maniniwala sa iyo? E sinungaling kang tao. Diretsahan kong sabi. Yung personal lawyer ng lolo ni Gavin, alam niya ang tungkol doon. Minsan nakita ko sila sa coffee shop, namukaan ko ang lolo niya kaya palihim akong lumapit sa kinaupuan nila. Nakinig ako sa pinag-uusapan nilang dalawa. Pinatago yun ang lolo niya kasi ayaw niyang malaman ni Gavin, paliwanag niya. Napahilot ako sa aking sentido. Mabait si Lolo Art at alam kong hindi ito gagawa ng isang bagay, lalo na kung tukol kay Gavin. Alam mo, Helga, hindi ka lang sinungaling na tao, marites ka pa. Agad ko silang talilikuran. Bella! Tawag pa nito na hindi ko pinansin. Kahit nasa taxi na ako, hindi pa rin maalis sa isip ko ang nalaman ko. Aaminin ko, nakaramdam ako ng pagkaawa kay Helga noong nakita ko siya. Hindi na siya ang sikat na modelo na tinitingala lang lahat. Ang magandang pangangatawan at mukha nito'y nawala na parang di siyang nakita ko kanina. Sobrang ipinayat nito. Nawala ang makinis ng kutis at napalitan ng ilang peklat. Ganon din si Dexter para itong ermitanyo. Kahit sino maaawa kapag nakita ang kalaga nila. Pero nung malaman kong ginawa nilang kasalanan sa amin ni Gavin, napalitan iyon ng pagkasuklam. Gusto kong ipahinga ang isip ko at tumayo sa lugar ko saan puro problema ang dala. Total weekend na bukas. Nakaliwa ko kaya napagdesisyonan kong umuwi sa Baguio. Magugulat si Malia dahil ang alam nito bukas pa ako makakauwi. Pero bago niyan, may mahalaga muna akong dapat muntahan. Long time no see po, Lolo. Kamusta po? Pangumusta ko. Kapansin-pansin na malinis ang puntod. May bulaklak na halatang bago at kandila na parang kakasindi lamang. Nilapag ko ang dala kong bulaklak, sinindihan ng kandila. Alam niyo, marami ako nalaman sa araw na ito. Kaya pala ganun na lang ang pagkamuhi sa akin ng apo ninyo. Uminto ako sa pagsalita, natawang mag-isa. May isa pa ako nalaman pero ayokong paniwalaan dahil sa inyo po ako naniniwala. Lolo, ano pong gagawin ko? Naguguluhan kong tanong. Nagtagal pa ako ng ilang minuto hanggang sa naisipan kong umalis na. Mahaba pa kasi ang biyahe ko papuntang Baguio. Sa haba ng biyahe, hindi mo lang ako inantok. Nakatanaw lang ako sa bintana habang lumilipad ang isip kong saan. Huwag ka muna mag-isip na masyado, Bella. Ang isipin mo, makakasama man ulit ang anak mo. Yun muna at wala nang iba. Naiintindihan mo ba? Tanong ko sa aking sarili. Tinoon ko ulit sa labas ang aking atensyon. Ilang oras na lamang at makikita ko na si Malia. Sabi ko ng yakapin at halika ng anak ko. Mommy! Masayang tawag ni Malia. Pagbukas ko ng pinto, sarap na akong magsurpresa sa kanya. Ako tuloy ang sirpresa niya. Kaagad tong tumakbo papunta sa akin. Inulanan ng halik sa pisngi. Sa mga oras na yun, lawaglit lahat ng mga iniisip ko. I miss you, Mommy. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin na para bang mababali ng leeg ko. I miss you more, my angel. Niyakap ko rin siya na mahigpit. Binuhat at saka pinaikot-ikot. Tawang-tawa si Malia sa aking ginawa. Puro ng kasiyahan ang mukha nito. Namalayan ko na lang aking sariling sumabay sa pagtawa niya. Ang ngiti niya ang gamot mo sa lahat ng problema na aking hinaharap. Tama na't baka mahilo ka na. Ininto kong pag-ikot sa kanya at saka pinaulanan ko ng halikang pisngi. Panay ang tili nito dahil nakikiriti siya. Binaba ko siya at pinatitigan ang kanyang mukha, partikular ang magandang kulay ng mga mata nito. I love you, Mommy. Hinapit niyang mukha ko at saka hinalikan ng tungki ng aking ilong. I love you more. Inalikan ko naman siya sa noon ito. Nabigla ako nang hinili niyang aking kamay patungo sa pagkainan. Para sa iyo, Mommy, nakangiti niyang sabi. Napatakip ako sa aking bibig.
Hindi ko inaasahan na may nakandang pagkain para sa akin. At ang maskin tuwa ko, ay paborito ko pa. Ikaw ang nagluto, baby, para kay mommy? Malambing ko ang tanong. Tinulungan po ako ni Ate Michelle. Sagot niya, sabay turo kay Michelle na peace sign sa akin. Teka lang. Bakit mo alam, baby, na uwi ako ngayon? Dapat nga susurpresahin kita, pero kung sinurpresa mo. Pangiting-iting tinuro niya si Michelle. Sorry, ate. Di ko po kasi natiis ang kakwenta ni Malia, kaya nasabi ko po. Pilit na umiti ito. Tinawagan ko siya habang nasa biyahe ako na uuwi ako ngayon. Kabilin-bilinan ko pa na huwag niya ipapaalam kay Malia. Mommy, huwag ka magalit kay Ate Michelle. Ako po kasi ang pumilit sa kanya. Nakangusong sabi niya. Lumuhod ako at tinalikan siya sa nakanguso niyang labi. Don't worry. Hindi galit si mommy kay ate. Ikaw pa. Mahal na mahal kita. Niyapos ko ulit siya na halos mapiga na sa sobrang higpit. Halika mommy. Tikman mo ang niluto namin ni ate. Tinikman ko ang niluto nilang pasa to my surprise. Kalasan ng pagluluto ko. Masarap. Good job baby and Ate Michelle. Saad ko. Pinagsaluhan namin ang niluto nila. After kumain, nilabas ko sa dalakong bagang pagsalubong ko kay Malia. Matagal ko na itong bilili. Tinago ko lang at sa pag-uwi, saka ko ibibigay sa kanya. Baby, para sa'yo. Nasasabi kong turan. Nalaki ang mata nito at nagtatalon sa sobrang tuwa. Wow! Disney Princess Doll! Tiri niya. Mahilig siya sa mga Princess Doll. Siguro naman niya sa akin. Nung bata pa ako, mahilig ako sa fairy tales at si Gavin ang aking Prince Charming. Pero dahil sa pananakit niya sa akin physically at emotionally, nawala nang interes ko sa happy ending. Hindi na ako naniniwala na may Prince Charming pa sa panahon ngayon. Thank you, Mommy. Mabilis niya akong hinalikan sa kaagad nilaro ang bagong laruan nito. Dahil napagod sa paglilaro, nakatulog si Malia. Pinahiga ko siya na maayos sa kama. Inayos ang buhok na tumabing sa kanyang mata. Sa pagtitig ko kay Malia, naalala ko si Axel. Kinuha kong cellphone. Tinawagan ang numero ni Nanay Lydia. Nay, kamusta po kayo dyan? Si Axel po, kamusta siya? Sunod-sunod kong tanong. Okay lang kami rito, anak. Si Axel ba talaga ang kinakumusta mo? Panunokso niyang tanong. Napahagat ako sa pang-ibabang labi. Kamusta siya? Mahina akong tanong. Narinig ko ang paghahikik niya sa kabilang linya. Mabuti ng pakiramdam niya. Wala na siyang lagnat. Inahanap ka nga niya eh. Napahawak ako sa aking dibdib dahil bigla itong kumubog. Mabuti naman po. Pakihalik na lang po ako kay Axel. Nagmamadali kong ibinaba ang tawag. Baka malaman pa niya na tumawag ako. Naisipan kong lumabas para magpahangin. Pinikit kong aking mata't nilanghap ang malamig na hangin. Wala pang isang linggo buhat nang umalis ako, pero agad kong namiss ang Bagyo. Siguro nasanay na ako mamuhay sa lugar na ito. Tinanaw ko naglalaki ang puno kasabay ng pagbuntong hininga. Umalis na nakangiti ang muka, pero pagbalik mo halos hindi na maipinta. Napalingon ako sa taong nagsalita. Pilit akong umiti at sinalubungan siya ng yakap pagkakita ko. Tatay Tonyo, sambit ko sa pangalan niya. Ano pong ginagawa niyo rito? Nagnatakang tanong ko. Titingnan ko sana ang abo ko at di ko alam na umuwi ka pala. Sobrang mismo ng anak mo, no? Tanong niya pagkatapos namin magyakapan. Opo, tipid kong sagot. Gumuhit ang linya nito sa noo. Dapat masaya ka pero sa nakikita ko iba, may problema anak? May nangyari bang hindi maganda sa'yo sa Maynila? Mapanuri niyang tanong. Kinawit kong aking kamay sa braso nito at pinaupo sa upuan na yari sa kawayan. Pagkaupo namin pareho, kinuwento ko sa kanyang lahat. Ang ipinagtapat ni Helga at Dexter sa akin, pati rin ang tungkol kay Lolo Art. Hindi ka ba naniniwala sa kanya anak na mahal ka niya? Seryosong tanong niya. Tayo mahirap po ng paniwalaan. Sa lahat ng ginawa niya sa akin, nagpapatunay lang na hindi niya talaga ako mahal. Sagot ko. Dahil sa ginawa niyang pagdurog sa puso mo, masasabi mo hindi kanya totoong mahal? Sabi mo nga sa akin na gawa niya dahil akala niya nakagawa ka ng kasalanan. Sa palagay mo, bakit ka nalang pagkamuhin niya sa'yo nang malaman niyang pinagtaksalin mo siya? Pero nung nalaman niyang katotohanan, kinamumuhian ka pa rin ba niya? Patuloy na tikom ang bibig at wala akong maisagot sa kanya. Ang bawat tao may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga mahal nila. Kahit na hindi niya sinabi mga salita kung mahal kayo ng malalim, hindi ka magtataka o magdududa sa nararamdaman niya. Maralaman mo kung saan ka tumayo kasama siya at sa lugar mo sa buhay niya. Huwag hayaan ang mga salitang kumuha ng lugar sa mga aksyon. Ang mga kilos mas malaki kaysa mga salita. Ang kasagutan na dyan sa puso mo, Bella. Mahabang pahayag niya. Pagkatapos sabi ni Tatay Tonyo na pahawak ako sa aking dibdib at ganun lang kabilis ang tibok ng puso nito. Muli ako napatingin sa kanya pero patangu-tangu lamang siya.
Ano ang sagot ng puso mo, Bella? Achoo! Pagbahing ko. Agad ako napatake patumingin ng paumanhin kay Tatay Tonyo. Natawa siya sa aking inasta. Tumayo ito at lumapit sa akin. O siya, aalis muna ako. Babalik na lamang ako mamaya. Aniya. Tinapik niya ang balikat ko at saka umalis na. Napapailing siya habang palabas sa aming bakuran. Dati ang ilong ko ngayon, pati na rin ang puso ko. Ganun ba kalakas sa epekto mo na kahit malayo ka, abot pa rin? Yun ba ang kagustuhan ng puso ko? Ikaw? Pirilig kong aking ulo at pumasok na lang sa loob bago pa ako magmukhang tanga. Abala si Maria sa paguhit samantalang ako'y sa pagluluto. Habang nandito ako gusto ko siya ipagluto ng mga paborito niyang pagkain. Susulitin kong araw na kasama ko siya dahil pagbalik ko, ilang araw ulit bago ko siya makitang muli. Mommy, tingnan mo. Napatigil ako sa aking ginagawa nang pumasok ito sa kusina. Tinaas niya ang ginuhit nito upang makita ko. Nilapitan ko siya para makita ko ng gusto. Si Papa ba ito? Ikaw at si Mommy? Tinuro ko isa-isa ang ginuhit ito sa papel. Mabilis siyang tumango. Mismo na si Papa? Tanong ko ulit. Sobra po, tipid niyang sagot. Tinatawagan ka ba ni Papa nang wala ako? Inayos ko ang magulong buhok nito. Opo, sabi niya malapit na po siyang umuwi. Masaya niyang sagot. Pumalakpak at tumalon pa ito. Yehey! Makakasama ulit natin si Papa! Nakisali na rin ako sa kasiyahan nito. Sa dalawang araw, sinulit namin ni Maria ang pamamasyal kung san-san kami nakarating. Nalibot na nga namin ang halos lahat ng pasyalan sa Baguio. Ngayon nakabalik na ako sa Maynila, sana man lang walang paribagong iisipin. Sa konting araw na nakasama ko si Maria, nakapagpahing ang isip at katawan ko sa mga problema. Pagbukas ko ng pinto, nanlaki ang mata ko. Hindi ko inaasahan na makikita ko sa sarap ng pintong tinutuloyan ko. Kakasabi ko ng kanina na sana'y walang panibagong iisipin, pero eto't nasa harapan ko. Sorry kung wala akong pasabi. Nahihiya niyang sabi. Magaling siya, hindi gaya ng huli ko siyang makita na inaapoy sa lagnat. Naka-business suit na rin siya papasok siguro sa trabaho. Bakit ka narito? Basag ang boses kong tanong. I haven't seen you in a few days. I miss you. I want to see you, so I came. He answered seriously. Umiwas ako ng tingin. Pakiramdam ko para kung ice cream na lalusaw dahil sa pagtitig niya. Mainiwan kasi akong tao na kailangan kong balikan. Sabi ko na hindi nakatingin sa kanya. Napayoko siya sa sinabi ko. Kumunot din ang noon nito. Napahawak sa kanyang batok na pawang ang lalim ng iniisip. Who? Tanong niya kung saan kapansin-pansin ang pamumula ng mata nito. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Baka malate ako sa trabaho. Sinadya kong hindi sagutin ang tanong niya. Nilak ko ang pinto at saka siya nilagpasan. Napahinto ako sa paglalakad nung hinarangan niya ako. Lumapit siya sa akin na sobrang lapit. Bumilis ang tibok ng puso ko nung hinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Titig na titig siya sa aking mga mata. Dahil hindi ako makakilos, napatitig din ako. Ngayon ko ulit natitigan ng husto ang kanyang mga mata. Ako, kailan mo babalikan? Tumigil ang paghinga ko dahil sa tanong niya. Sa pagkagulat, hindi ako makasagot. Nanigas ang katawan ko nung yakapin niya ako. Bella, please come back to me. Niyakap niya ako ng husto nang maramdaman ko ang malakas na tibok ng puso niya. Gavin, bitawan mo ako. Nahihirapan kong sabi. Mahina kong tinapik ang likuran nito. Dahan-dahan siyang himawalay sa akin. I'm sorry. Kagat labi niyang turan. Ihatid na kita. Dagdag niya. Agad siya nagtungo na sa sasakyan nito at binuksan ang pinto ng passenger seat. Napatingin ako sa pambisig na rilo. Malilate na ako kapag nag-commute. Wala ko nagawa kundi sumakay na sasakyan niya. Napansin ko inihari niyang kamay nito para hindi mauntog pagpasok. Wala kaming imikan dalawa sa loob na sasakyan hanggang makarating sa eskwelahan. Pinagbuksan niya ako ulit at di na naman nakaligtas sa paningin ko ang tingin na nila sa amin ni Gavin. Napailing ako at samantalang tinapik niya na mahina ang ulo ko. I will go ahead. Take care. Sabi niya sabay halik sa noo ko. Napabuntohan niya ako ng malalim pag-aalis niya. Naramdaman ko na naman ang tibok ng puso ko at para bang hindi ako makahinga ng maayos. After lunch, nakita ko may nakalapag na bouquet of sunflowers sa mesa ko. Napakagat ako sa labi na mabasa ko nakasulat sa notes. Wife, you're every woman in the world to me. You're my fantasy. You're my reality. You are everything I need. You're everything to me. Your husband. Umupo ako at pinatitigan ng notes, pati na rin ang bulaklak. Sunflower kung saan paborito ko at lyrics ng kanta ni Gavin para sa akin. Napabuga ako ng malakas sa kanilagay sa gilid ng mesa ko. Mommy! Napatayin ako sa taong sumigaw. Pinaningkitan ko ito ng mata hanggang nakilala ko kung sino.
Tumatakbo ito papunta sa akin at nasa likuran niya si Gavin. Nang makalapit na siya sa akin, agad siyang yumakap sa bewang ko. Haratang namiss ako na sobra ni Axel. Uuwi ka na po, Mommy? Nakatinga lang tanong niya. Kinarga ko siya para magpantay kami. Yes, baby. Malambing kong sagot. Can you join me and Daddy for dinner? Inutusan po ni Daddy si Lola Lydia na magluto ng masasarap na pagkain. Narinig ko ang pagdikim ni Gavin, kaya ako napatingin sa kanya. Ganun ba? Taas kilay kong tanong habang nakatingin kay Gavin. Umiwas naman to ng tingin. Iginala kung saan. Peace, Mommy! Pagbumakaawa ni Axel, pinagsaklo pa nito ang kanyang kamay. Pagdating sa mga bata, nahihirapan akong tumanggi. Hanggat kaya ko at kasasay nila, gagawin ko. Okay, baby. Pinupug na ako ng halik sa pisngin dahil sa pagpayag ko. Binaba ako si Axel pagdating namin na sasakyan. Maingat naman siyang pinasakay ni Gavin sa likuran. Nahawakan ko na ang pinto sa passenger seat para buksan nung napahawak din si Gavin. Tuloy naglapat ang aming mga kamay. Agad kong tinanggal at siya na nagbukas. Pagbukas ito'y may bulaklak na nakapatong. Kinuha niya iyon at ibinigay sa akin. Wala akong bala kunin pero kinuha nito ang kamay ko at sa kanya niligay. Panay ang kwento ni Axel habang nasa biyahe kami. Mara naman kaming imikan ni Gavin pero madalas nahuhuli ko siya nakatingin sa akin. Pagdating namin, salubong kami ni Nanay Lydia. Umawang ang bibig ko na puro Italian food na kahain sa mesa. Pinaghila ko na upuan ni Gavin at sinunod niya si Axel. Nakakagutom. Halos paborito kong lahat pero hindi ako makakain dahil sa mga titig ni Gavin. Panay ang lagay nito sa plato ko na hindi ko naman magalaw. Nang matapos ang dinner, agad ako nagtungo sa kusina. Nag-request kasi si Axel na pagbalatan ko ng mansanas. Dahil sa paglapit ni Gavin sa likuran ko, nasugatan ang aking kamay. Nagdugo, kaya ako nataranta. Just close your eyes, Bella. Sinunod ko ang inutos niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala-wala ang nagtakot ko sa dugo. Nakapikit ako pero naramdaman ko. Sinubo ni Gavin ang daliri kong nagdurugo sa kanya sinipsip. Napamulat ako dahil sa ginawa at nanlaki ang mata ko nang bigla niya akong hinilikan sa labi. Hindi ako makagalaw, hindi rin makahinga. Halos mahulog ang puso ko sa sobrang lakas ng kabog nito. Mommy! Tawag ni Axel kaya naitulak ko si Gavin. Napabuntuhan niya ako, pinaypayan ang sarili gamit ang kamay. Where's my apple? Inahanap niya ito kaya nagkanda haba-haba ang leeg nito. Nakita ko na lang na tiruloy ni Gavin na balatan. Sumabay na ako kay Axel palabas ng kusina. Baka maulit ang paghalik nito. Inihatid niya ako pa uwi. Bababaan na sana ako nang hinilin nito ang kamay ko. Nakita ko na lang nilagyan niya ng band-aid ang nasugat kong daliri kanina. Sinabayan niya ako papasok hanggang sa pintuan. Bella, thank you, ani niya. Ginagawa ko to para kay Axel at hindi sa'yo, ani ko. Alam ko pero salamat sa pag-alaga mo sa akin nung nagkasakit ako. Mahina niyang sambit. Wala yun? Tipid kong turan. Sige, aalis na ako. Akmang lalapitan niya ako nang bigla akong umatras. Napahiya siya kaya yumuko ito. Tumango siya sa kanya ako tinalikuran. Pagkaalis niya, kinuha kong susi sa loob ng bag ko. Saka ako binuksan. Pagbukas ko ng ilaw, napaigdad ako na may biglang yumakap sa akin patalikod. Surprise! Masayang sabi niya pagkaharap ko. Eloy! Gulat kong tawag sa pangalan niya. Hindi ko napaghanda ng biglaan niyang pagyakap sa akin. I miss you so much, sabi niya habang nakayakap na napakahigpit. I miss you too, saad ko at kinantihan ang pagkakayakap niya. Napahiwalay kami nang may marinig kaming kalabog. Sabay kaming napaling natatulala ako na makitang lumuluhang nakatingin siya sa aming dalawa ni Eloy. Gavin? Ano ang gagawin ni Bella? Ngayong alam niya ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Gavin nang iwan niya ito noon. Ano kaya ang mangyayari ngayong nahuli ni Gavin si Bella na kasama si Eloy at nagyayakapan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.